nagbabagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23, at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Top 9 sa Pasada Balita ngayong araw ng Lunes, 19 na sa buwan ng Agosto 2024. Pasada Balita! Halos 300 Pilipino balik bansa na mula Lebanon. Mahigit 700 iba pa naghihintay na rin ng repatriation. Pasada Balita! Petisyon ng pinatalsik na si Banban Tarlac Mayor Guo sa Korte Suprema ipinababasura ng Senado. Pasada Balita! DOJ humingi na ng tulong sa Interpol upang maaresto si dating Congressman Tevez. Pasada Balita! Balita sa ibang dagat, death toll sa kaguluhan sa Bangladesh lumubo pa sa mahigit 600. Pasada Balita! Sa balitang pangkalakalan, tax collection ng pamahalaan inaasahang tataas pa. Pasada Balita! At sa balitang pampalakasan ng tabayanan, ang report ni Anthony Suntay. Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Pasada! Pasada! Balita! Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapagdi o tagapaghatid balita, John Ibanez. Pasada Balita! At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagpapagang balita. Pasada Balita! Humigit kumulang 700 mga Pilipino pa ang naghihintay ng repatriation mula sa Lebanon sa gitna na rin nang tumitinding tensyon sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, sa 11,000 Pilipino na naniniraan at nagtatrabaho sa Lebanon, 1,000 lamang sa mga ito ang nais umuwi at mahigit 300 pa lamang ang nakababalik ng Pilipinas. Karamihan anya sa mga nais umuwi, mga Pilipinong walang maayos sa papel o mga kararating lamang doon para magtrabaho at wala pang 2 taon. Para sa mga nais mag-avail ng repatriation, sinabi ni Yusek de Vega na magbibigay ng libreng tiket ang pamahalaan. Sagutan lamang ang form na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy. Para naman sa mga Pilipino na hindi makakaalis ng Lebanon, pinapaalalahanan ng mga ito na lumikas sa mga ligtas na lugar sa labas ng South Lebanon, Bekaa Valley at Beirut na kasalukuyang nasa ilalim ng Alert Level 3. Pasada Balita! Patay ang 10 Syrian sa Lebanon matapos bombahin ng Israel ang Wadi al-Kafur sa Nabatieh, kabunsod ng digmaan ng 2 bansa. Ayon kay Lebanese Health Ministry o sa Lebanese Health Ministry, kabilang sa mga namatay ang 1 ginang at 2 anak nito. Kapwa naman kinundina ng Lebanese at Syrian government ang nangyaring pag-atake sa Lebanon. Binigyang din ni Lebanese Prime Minister Najib Mikati na kailangan ng patigilin ang pag-atake o sa pag-atake ang Israel dahil kung hindi, maaari pa itong humantong sa mas dalang o mas malalang digmaan. Batay sa mga otoridad, isa ito sa pinakamapaminsalang pag-atake ng Israel mula nang sumiklab muli ang Israel-Hezbollah War na nagsimula noong Oktubre 2023 na kumitil sa halos 600 katao sa Lebanon. Pasada Balita!
Sa iba pang headlines, hinimok ng Senate panel ang Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na naglalayong pigilan ng Senado sa pagpapatawag sa kanya na humarap sa mga pagdinig. Ayon kay Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Riza Ontiveros, kung papaburan ng kataas-asang hukuman ng pinatalsik na alkalde, lalabas na kinukonsinti lamang nito ang paglabag sa batas ng dating alkalde ng Bamban. Gid pa ng senador, nagmamatigas lamang si Guo na hindi dumalo sa mga pagdinig upang makaiwas sa mga tanong ng mga senador. Matatanda ang ginisa sa Senado ang nasabing dating alkalde matapos magduda ang mga senador sa mga testimonya ng dating alkalde hinggil sa kanyang pinagmulan, pamilya, edukasyon, negosyo at iba pa. Pasada Balita! Marini namang tinutulan ni Senator Joel Villanueva ang pagbabalik ng online sabong o online talpakan bilang pamalit ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa inihaing panukala ng senador noong September 2022, iginit nito na mas malaki ang nawawala sa bansa dahil sa mga isyong kinasasangkutan ng mga nasabing sugal kaysa sa kitang naiaambag nito sa lipunan. Sa kabila anya ng mga nakukuhang kita mula sa mga isabong at pogo, hindi anya dapat ito ang maging sagot sa pagkukuhanan ng pondo. Giit pa ni Senator Villanueva na mas malala pa ang isabong sa pogo dahil kung target ng pogo ang mga dayuhang o ang mga dayuhan, pinupunti rin naman mismo ng isabong ang mga Pilipino. Pasada Balita! Sa iba pang headlines, humiling na ang pamahalaan ng Red Notice mula sa International Police Crime Organization sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay dating Negros Oriental Congressman Arnolfo Arnie Teves sa Timor-Leste. Ayon kay Justice Undersecretary Raul Vasquez, kapag napagbigyan ang kanilang hiling, ipapaalam ng Interpol sa mga otoridad sa Timor-Leste ang tungkol sa warrant na inilabas ng Pilipinas laban sa sinibak na kongresista. Gayunman, paliwanag ni Yusek Vasquez na nakadepende pa rin sa mga lokal na otoridad kung ipatutupad ang red notice mula sa Interpol. Matatandaang naharap ang dating mambabatas sa 10 count ng murder, 12 counts ng frustrated murder at 4 counts ng attempted murder sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel De Gamo at sa mga kasamahan nito. Pasada Balita! Nilinaw naman ng DOJ na wala pang natatanggap na impormasyon kaugnay sa posibleng warrant of arrest ng International Criminal Court laban naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang sangkot na individual sa imbestigasyon sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Una nang sinabi ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio na posibleng maglabas ng arrest warrant ang ICC sa Setyembre o sa susunod na buwan. Ayon kay Justice Yusek Raul Vasquez, wala silang natatanggap na impormasyon kaugnay dito, gayon din ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Anya, hindi rin tututulang o tutulungan ang ICC sa imbestigasyon nito sa drug war, ngunit hindi rin nila pipigilan ang korte na makipag-ugnayan sa mga personalidad na gusto nitong makapanayam. Sinabi pa ni Yusek Vasquez sa kabila ng pag-atras ng Pilipinas sa ICC noong 2019, may obligasyon pa rin ang bansa na makipag-ugnayan sa International Criminal Police Organization. Samantala, nanindigan naman ng DOJ na sakaling ipatupad ng Interpol ang Red Notice laban sa mga taong sangkot sa drug war noong Administrasyong Duterte, nasa batas ng Pilipinas ang desisyon para rito. Pasada Balita! Inaong namang scripted ni Senator Ronald De La Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, ang ibinunyag na impormasyon ng dati intelligence officer ng Bureau of Customs kaugnay sa nasabat na illegal na droga noong 2018.
Sa ikinasangkuan committee ng Kamara, sinabi ni Jimmy Guban na asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio, kapatid nitong si Davao City 1st District Representative Paolo Duterte at dating Presidential Economic Advisor Michael Yang, ang tunay na may-ari ng 11 bilyong pisong halaga ng shabu na naharang sa Manila International Container Port. Ayon kay Senator De La Rosa, may nagdidikta sa ikinakanta ni Guban para siraan ang pamilya Duterte. Yung sinasabi ni Tega Custom, yung sinasabi ko na scripted, halata masyado. Kasi pero pa siya sinabi na tinatakot daw siya, na kailangan daw, i-implicate daw niya ang pangalan ni Trillanes. What the heck? What the heck yun? Paano mangyari yun? Kung nagaling ba, wag galing kay Presidente Duterte o kay Senator Bongo o sino man yung inaakusa nila ngayon, bakit mong i-implicate si Trillanes sa droga? Kapaniwala ba yan? Kahit ako, kahit galit ako kay Trillanes kapag dumating sa punto na implicate si Trillanes sa droga, eh siguro magre-react talaga ako na hindi ako maniwala dyan. The mere fact na he's a convicted drug trafficker at ngayon kahit sino-sino na namang dinadamay niya, pati yung asawa ni Vice President Sara Duterte, para mapalapit kay Vice President Inday Sara ang offense, pati asawa, pati yung tahimik na husband na si Attorney Mascarpio, dinadamay na naman niya ngayon. Mayroong nag-director dyan sa kanya mga sasabihin para gibain talaga yung mga Duterte. Sinabi rin ni Senator De La Rosa na wala siyang balak na makipag-ugnayan sa komite na nagsasagawa ng imbestigasyon. Ngunit, maghahain siya ng resolusyon para magsagawa rin ng sariling imbestigasyon upang marinig ang panig ng mga individual na idinadawit sa issue. Wala akong balak na kausapin sila dahil nirespeto ko yung kanila ginagawa. They are free to do job. As I've said, meron tayong na-observe na inter-parliamentary courtesy. Sige lang, magawa lang sila ng pag-imbestigasyon nila dyan. Hindi natin sila pakialaman. Ako rin, magawa ko ng imbestigasyon, sana huwag rin lang akong pakialaman. Kung hindi harangin, hindi i-hijack, magpapile ako ng resolution na imbestigahan yung pinagsasabi ng taga-customs na kumbiktad. Nirespeto ko yung ginagawa nila, respeto rin sila na gagawin ko. Ipatawag natin para fair. Ano ba purpose ng investigation? To hear both sides, to hear every side. Pakinggan natin para marinig natin yung pinagsasabi nila kung anong side nila. Yan po ang tinig na nanggagaliiting si Senator Ronald De La Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa panayam ng DWIZ. Samantala, bago lamang yan ha, binigyang diin ni Surigao del Norte 2nd District Representative Robert East Barbers, Santa Rosa City Representative Dan Fernandez at Manila City 6th District Representative Benny Abante at Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop na hindi maituturing na pamumulitika ang pagnanais ng Quad Committee ng Kamara na malaman ang katotohanan at makamit ang hustisya para sa mga biktima ng madugong war on drugs ng nakaraang Administrasyong Duterte. Ito'y matapos ang patutsada mismo ni Senator Ronald De La Rosa na ilang kongresista na dating sumuporta sa war on drugs si dating Pangulong Duterte ang siyang bumabatikos ngayon sa usapin para sa pansariling politikal na pakinabang. Sa nasabing pahayag, iginiit ng pinuno ng Quad Committee ang pagpapatuloy ng pagdinig laban sa ilegal na kalakalan ng droga at kriminalidad na iniuugnay sa Philippine offshore operators. Gayun din ang koneksyon nito sa mga kilalang personalidad mula sa nakaraang administrasyon. Ipinunto pa ni Congressman Barbers, chairman ng Committee on Dangerous Drugs, at itinalagang pinuno ng Quadcom na nananatiling matatag ang kanyang paninindigan kontra ilegal na droga, ngunit kinokondina pa rin niya ang ilang irregularidad dito gaya ng paglutang ng mga tinatawag na Ninja Cop. Pasada balita! Sa pagkakataon pong ito, tayo po'y pinalad na makakahuntahan si House Committee on Public Order and Safety Chairman Dan Fernandez. Congressman Fernandez, Johnny Banyes, good morning po. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. John, good morning at mabuhay ang lahat mga nakikinig sa'yo. Apo. Unang-una sa lahat, napakinggan nyo naman po siguro, no? Yung binasa ko kaugnay dito sa madugong istorya na ito with regards sa war on drugs ng dating administrasyon. In particular, yung binabanggit po ni Senator Ronald De La Rosa na sa para sa kanya scripted
ang mga ibinunyag nung isa sa mga naging resource person ninyo sa katauhan po ng dating intelligence officer ng Bureau of Customs. Ano reaction niyo dito, Congressman Dan? I think medyo off yun, no? Medyo offending, no? Kasi alam mo, actually kami, ako katulad ko, ang tagal na namin nag-iimbestiga. Mm-hmm. Last year pa, hindi pa naman sila naghihiwalay ng unit team, eh. Nag-iimbestiga na kami doon sa mga abusadong mga pulis. Nagtataka din ako bakit maraming mga kapulisan noon na na-discover namin yung mga bypass operation nila. Mm-hmm. Na nililegitimize sila yung kanilang bypass operation. Pero meron mo silang mga criminal activities na pinaperpetrate. Ang dami kong mga investigasyon na nagre-resulta na yung kanilang bypass is peke. Well, na-realize namin sa hearing that it all boils down sa nakagawian nila ng nakaraang administrasyon. Mm-hmm. Basically, nakita namin yan doon sa EJK nung umaten na ako doon sa Committee ng Human Rights. Ano pa to? Itong mga kinukwento ko sa iyo, John, last year to. Kasi yung aming pag-hear namin, organic, kumbaga, we started investigating, then suddenly we found out na merong interconnection. Mm-hmm. So, makita ko sa EJA na may pattern sila, and we found out from one of the reporter ng router na sinabi niya na merong bayaran doon sa pag-implement ng EJK na kung saan may lumalabas sa 20,000 hanggang 60,000 na binabayaran ng mga pulis kapag nakakapatay sila ng mga drug addict. Mm-hmm. So, bali, from that alone, sabi ko, naging ano to, parang naging pattern ng mga pulis na nung pumasok na yung panahon ni Bongbong Marcos, parang yung mga pulis na walang pagkakakitaan, nagko-conduct sila ng bypass operation to perpetrate their criminal elements and thereby kumita ng pera. Mm-hmm. So, dito naman sa Committee ni Public Accounts, nag-hearing kami last year din, no? Hindi pa rin nag-ihiwalay ang unit team. Nakita namin yung mga Chinese na napakaraming mga Chinese ang bumili ng mga lupain natin. Mm-hmm. At dun din sa hearing naman ng transportation kay Romy Acop, nalaman natin na may mga 36 Chinese na binigyan ng rango, na nabayaran yung rango noong 2018 hanggang 2022. Right. So, thereby, nung pinaimbestiga na sa akin yung Pogo ni Speaker, doon namin nakita na may connection yung Michael Yang doon sa Alice Go sa pamamagitan ng kanyang kapatid. So, alright. Meaning, ang sinasabi ko, John, apo, hindi to politically motivated. Yun nga eh. Congressman, bago mo ituloy yan, ang tanong ko sa'yo, ikaw ba ay kakandidato sa 2025? Saan? Sa lokal? Oo. Whatever, kung anong position man. Yes, tatakbo tayo sa lokal. Yung kasi ang iginigit dito ni isa pang binanggit ni Senator De La Rosa, kumbaga, yes, pansariling political na pakinabang in aid of re-election, mukha ang tumbok ng senador sa mga ginagawa ninyo. How will you react on that, Congressman? Parang ano naman yan, parang off naman yon. Ang tagal-tagal na namin nagtatrabaho sa mga committees na to. And I hope, and I know na napapanood nyo naman yung ginagawa namin paglilinis sa mga kapulisan. Mm-hmm. And basically, that's really offending, ano, na nasasaktan kami. Dahil nga, hindi man to nagsimula kahapon, hindi to nagsimula nung isang linggo. Mm-hmm. Nagsimula to nung isang taon. Kaya sana, huwag idawit yung politika dito sa ginagawa namin. Dahil wala po kaming kasalanan kung ang ebidensya nagsasalita at nagtuturo sa isang bagay. Yung pang isang bagay, mukhang ang nangyayari po, mukhang quote-unquote, pinepersonal nyo sila at yung mga dating nakapwesto. Bakit ngayon lang daw, Kong? Hindi. Basically, tingnan mo, yung sa Chinese, hindi naman namin alam na involved si Michael Yang sa pagbili ng mga lupa. Ng mga kasosyo niya, sila Eddie Yang, si andami. Andami yung pangalan ng mga Chinese doon na involved siya. Mm-hmm. Andun ang pangalan niya. O pagdating naman dito sa Pogo, makikita ba naman namin na involved yung kapatid niya kay Alice Go? Mm-hmm. O doon sa drugs, hindi naman namin alam na maimbitahan si Asherto na binanggit si Michael Yang. Mm-hmm. So iba't ibang committee, binabanggit isang tao. So nagtaka kami. And then, suddenly, sumulat at ito nga eh, John eh, magtataka ka kasi tinanong ko si Jimmy Guban. Sabi ko, ginagawa mo ba itong nag-retract ka ng mga sinasabi mo dahil nakita mo na binuo namin yung Quad Committee? Hindi. Ang sabi niya, noong paraw din siya nagkaroon ng retraction, October pa ng 2023, wala pang Quadcom noon, noong October. Di ba? Ibig sabihin, kung nag-retract na siya, sinabi na niya sa korte na nire-retract na niya yung sinasabi niya, noon pa man,
na hindi pa niya nakikita tong Quadcom namin, it shows that yung kanyang pagre-retract is sincere sa kanyang sarili. Pero we have to see and validate yung kanyang mga sinasabi. Kasi hindi naman kami basta-basta maniniwala. And that's the reason why we are trying to find out and to corroborate yung mga sinasabi niya. Okay. Nagbigay na po ng, kumbaga, bumwelta yung kapwa niyo kongresista, yung dating pulis din, si General Romeo Acop. Eh, binanggit na din ni Senator De La Rosa na kayong mga nagagawa ng investigasyon na to ay quote-unquote, walang prinsipyo at mga oportunista. Congressman Dan. Ako basically naman kasi nung 2016 election, ang kandidato ko no si Marojas. If you will remember, talagang I campaigned so hard for Mar. And hindi naman ako lumipat ng partido noong panahon ng ako'y nanunungkulan bilang mayor. So, I don't think yung sinasabing opportunista tayo ay that's very off. Ano? Kasi kami naman tumatakbo, lokal lang kami. Yung mga lokal namin, kumbaga, kapana namin ang mga botante namin. We don't need to use this issue to gain in our political grounds kasi lokal lang kami katulad ni ako antipolo lang siya eh. Wala naman siyang problema sa antipolo eh. He don't need this don't need this kind of issue para manalo siya. Kailangan pa ba niyang sakyan ang isyung to para manalo sa antipolo? I don't think so. Isa so, pa po. Wala kaming nothing to gain kami dito, okay. Ano, John. Isa pa po, Congressman, with your indulgence, ha? Nabanggit mo rin lang yung kulay. Eh, binanggit na rin nung nakaraang mga linggo ni Senator De La Rosa na feeling niya ang mga quote-unquote dilaw nakikipag-join force na sa mga Marcos para personally at IDN siya at ang pamilya Duterte. Congressman. Well, ako, hindi ko alam yung mga ganyang klase na nagsasausawan or nagsasama-sama. Pero ako, one thing is for sure. Kung may nakikita tayong ebidensya at nagsisigaw ng malakas ang ebidensyang ito, there's nothing wrong with the joining different colors of our political spectrum. Why? Because we're trying to find out the truth. If ever that the truth will come out because of the joining of different colors of our political yung spectrum nga natin, then so be it. But at the end of the day, what is very important is the truth to come out. Okay. Ano na pong susunod na hakbang ng Quad Commission? May mga pagdinig pa po ba, Congressman Dan? Yes, oo. Kasi actually, nung pumasok yung Jimmy Guban, ang daming... Oo, lumalim eh. Nagsangasama. Oo, lumalim. Actually, alam mo, John, ang dami namin itatakal during that time. Hindi talaga namin priority yung kay Jimmy Guban. It so happened that naisip lang namin na kasi kailangan niyang bumalik sa ano. Kaya pinasok lang namin momentarily. Pero hindi namin naisip na ganun kagrabe yung kanyang sasabihin. So, what we wanted sana sa susunod na hearing is to tackle yung mga issue na hindi namin natackle noong nakaraan. Like for example, yung mga, alam mo, hindi na natakpan na yung issue na 66 na mga foreigners ang namatay sa loob ng isang taon. Napakakawawa ng mga foreigners na to. Itong mga foreigners Chinese na to. Chinese ba yan kombinasyon na yan? Iba-iba. Combination. John. Opa. At magagalit ka dahil nga makikita mo kung anong mga ginawa sa kanila. Oh. Itinapon kung saan-saan. May torture yan eh. Alam ko may torture yan eh. Kasi nakausap ko one time si Pao Yusek eh. Opa. Kaya nga minsan naaawa tayo doon sa mga korporasyon, sa mga incorporators. Masyado namin minsan dinidikdik. Paano naman yung pamilya ng mga namatayang ito? All right. Paano naman yung mga tinorture? Daan-daang tinorture. Kung Dan, pasensya na. Yes. Kung Dan, naisip ko lang eh. Hindi kaya nasabi ni Senator De La Rosa na scripted eh dahil dati kang artista? Alam mo, brother, sa totoo lang, nung ako yung nasa showbiz, artista lang naman ako, hindi naman gumagawa ng script. Sumusunod lamang ako sa director. Pero alam mo, medyo nakakasama ng loob yun.
Okay sana 'yan kung ngayon lang nabuo yung kung ngayon lang kami nag-imbestiga. Sana opo. Kung halimbawa ngayon lang binuuto ng Kongreso tapos ngayon lang kami nag-imbestiga. That can be somehow mag-tainted 'yan with doubts. Pero isipin mo, katulad ko, pag-upo kong chairman noong 2022, nag-imbestiga na ako sa mga pulis na mga tiwali. Ang dami natin napaamin ng mga pulis na wala talagang bypass. Right. Alam natin yun. Kaya nakaka-offend yun kasi di bali sana kung ngayon lang. Pero hindi yun. Alright. Okay, Kong, nasa inyo pong pagkakataon, mensahe sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Okay, sa ating mga kababayan, marami salamat sa inyo sa pagtutok nyo dito sa aming ginagawang pag-iimbestiga. No? Hindi naman po namin kasalanan kung lumalabas ang mga ebidensya na iniaain mismo ng ating mga taong bayan. Yung lalo na yung mga naging biktima, yung mga aming resource persons. And hope na sana ay lumabas ang katotohanan. Kasi kami, kahit yung John, yung kay... Jimmy Guban, kung ito'y walang katotohanan, we will stop it, di ba? But of course, we have to set muna yung what's the truthfulness ng mga sinasabi niya before na mag-decide kami. So sa ating mga kababayan, maraming po salamat sa oportunidad. John, maraming salamat sa iyong pagbibigay ng pagkakataon sa inyong lingkod. Okay, Congressman, bukas po ang himpilan ng programang to for update, ha? Opo. Salamat, John. Alright. Thank you, sir. Good morning. Ingat. Morning. God bless. Okay. Yan po mga kabalitaktakan, kabalitaan, si House Committee on Public and Order of Public Order and Safety Chairman Dan Fernandez po naman. Pasada Balita! Oras, 28 minuto na makalipas ang 7 ng AM. Pasada Balita! Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, binueltahan ni Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop si Senator Ronald De La Rosa na tinawag nitong oportunista at tuta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawa ni Congressman na Acop ang pahayag bilang tugon sa banat ni Senator De La Rosa na walang prinsipyo at mga oportunista ang mga kongresista kaugnay ng kanilang pagtuligsa sa madugong war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Congressman Acop, si Senator De La Rosa ang oportunista dahil ginamit ito ang kanyang pagiging malapit sa dating Pangulo upang maging hepe ng Philippine National Police at kalaunan para maging senador. Kahit noon paanya, tuta na ng dating Pangulo ang senador na nakatutok sa sarili nitong karera o interes sa halip na hustisya. Hindi katulad ni Senator De La Rosa, sinabi ni Congressman Acop na ang isinusulong na investigasyon ng Kamara ay ang pagsulong ng hustisya at pagkakaroon ng transparency. Pasada Balita! Naniniwala naman ang Quad Committee ng Kamara na lalong madidiin sa sinasabing mga ilegal na aktibidad ang dating administrasyon matapos hindi sumipot sa imbisigasyon si dating presidential spokesman Harry Roque at may bahay nito. Si Attorney Roque ang una nang inimbitahan ng Quad Committee hearing noong isang linggo para sagutin ang ilang katanungang may kinalaman sa operasyon ng illegal pogo sa bansa. Una nang nadawit ang pangalan ni Attorney Roque matapos kumpirmahin ni Pagco o ng Pagcor o ni Pagcor Chairman at Chief Executive Alejandro Altenco na naglabi ito sa Pagcor para mabigyan ng permit ang isang pogo hub sa Pampanga na sinalakay ng mga otoridad dahil sa pagkakasangkot sa ilang kaso ng human trafficking at illegal activities. Itinanggi naman ito ni Tony Roque at sinabing noong nakipag-meeting siya kay Tenko, hindi pa ilegal ang operasyon ng Lucky South 99. Magugunitang sa nasabing pagdinig, lumutang si dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban at itinuro ang anak ni dating Pangulong Duterte na si Congressman Pulong Duterte, dating Economic Advisor Michael Yang at mister ni VP Sara na si Mans Carpio bilang mga nagmamay-ari o sinasabing nagmamay-ari ng multi-billion peso Cebu shipment na naharang ng mga otoridad noong 2018. Nangako naman si Guban na tutulong sa imbestigasyon ng Quad Committee upang mahubaran
ang lawak ng mga personalidad na sangkot mula sa dating administrasyon. Pasada Balita! Hahayaan naman ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mister na si Attorney Man Scarpio at kapatid na si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte na sumagot sa mga aligasyong may sangkot o sangkot ang dalawa sa smuggling ng ilegal na droga noong 2017 o 2018. Ayon sa Vice Presidente, ang usapan nilang mag-asawa kung sino ang idinadawit sa akusasyon, siya lamang ang magsasalita hinggil dito. Para naman sa kanyang kapatid, binigyan din ni VP Sara na hindi siya makapagsalita para kay Congressman Pulong, ngunit ipinunto ng pangalawang pangulo na nakapagpalabas na ng pahayag ang kongresista hinggil sa usapin. Panawagan naman ni VP Sara sa publiko na huwag kalimutan na kahirapan at pagtaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin ang tunay na problema ng bansa. Pasada Balita! Actually, para sa akin, hindi lamang po yun ang tunay, kundi kabilang. Dahil marami pa pong problema ang ating bansa. At kabilang na po rito, yung napakagandang usapin tungkol sa 64 pesos budget para sa altanghapo, almusal, tanghalian, at hapunan. Hindi po ako makamove on eh. Alam niyo kung bakit? Kasi sa kahit anong gawin kong computation, hindi kakasya eh. No? Hindi kakasya. Tapos mayroon pa nga nagsabi na ang budget para sa isang inmate sa mga piitan is 70 pesos bawat araw. 3 mil yun ha, 70 pesos. So ibig po bang sabihin, yung pong mga preso sa loob o yung mga preso ay hindi rin po nakakaranas ng pagiging food poor? Ha? Tama po ba yun? Sino nga yung nagpauso nito? Anong pangalan? NEDA Secretary General. Balisakan, ano? Anong first name ni Secretary? Ha? Arsenio? Tatay Arsenio? Ha? Marami na nagtatanong. Saan planeta niya raw po ginawa ito? Saan niyo po planetang kinuha yung mga detalye or datos ng inyong computation? Anyway, bago pa sumama ang araw ng ating mga kababayan, eh ipagpatuloy natin ang balitaan. Pasada Balita! Mariing itinanggi ni dating DNR Undersecretary Benny Antiporda ang pagkakasangkot sa 11 bilyong pisong halaga ng shabu na naharang sa MICP noong 2018. Kaugnay nito sa akusasyon ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban na siya ang nagpadali sa pagpapalabas ng shipment ng ilegal na droga na at binantaan pa ang tauhan nito na huwag ikanta ang kanyang mga nalalaman. Ayon kay Antiporda, hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa mga idinadawit sa issue na sina Attorney Man Scarpio, Mr. ni VP Sara, kapatid nitong si Davao City First District Representative Paulo Pulong Duterte at dating Presidential Economic Advisor na si Michael Yang. Una-una po, ganda po siguro sabihin namin na alagang niminsang hindi po naging miyembro o kilala ng press club itong si Michael Yang. Na po. Okay. Ang inyong lingkod naman po, hindi ko po kilala yan si Guban, hindi ko po nakausap yan, hindi ko tinext or what, lahat po. Wala po kaming komunikasyon yan. Pangalawa, yung binabanggit niya po na si Michael Yang po, si Congressman Pulong at si Man Scarpio, ay ako raw po ay nagproteksyon sa kanila o ano ba yung ginawa ko, arborin daw po, parang ganun po yung tema, hindi ko masyadong nilinawan. Kilala ko po yung mga pangalan nila, no po, natural at sila po'y malapit sa dating Pangulo. Pero personally, hindi ko po sila kilala, hindi ko po sila nakatext, hindi ko man lang po sila natawagan, at minsan ay hindi ko po nakausap. Yun lang po naman ang masasabi ko rito, na kung may ebidensya po sila na nakausap ko po, yung sino man dyan sa tatlong yan, yun ang magpapatunay na talagang ako po'y guilty, no po. Until now, alam naman po natin na nung ang inyong likod po ay nasa gobyerno, we're against corruption. Hindi po tayo kumukonsinti ng corruption, much more sa droga. Iginit din ni Antiporda na kung talagang siya ay may kinalaman sa nasabat na shabu, nabanggit na dapat ang kanyang pangalan sa dating pagdinig na ikinasa ng Senado. Umaapila naman ang dating USEC na kung may kinalaman ito sa politika, tigilan na ito dahil kung nagsilbi siya sa mga Duterte, higit na pinagsilbihan niya ang mga Pilipino.
Kinausap ko na rin po yung mga abogado natin kung ano maganda gawin. Kasalukuyang pinag-aaralan naman po kung ano yung legal action na pwede rin namin gawin. Ang masakit po rito, paano ho natin i-demanda, i-convicted na po yan? Wala na hong takot yan ng mga kulong pa dahil nakakulong na. And ngayon lang po tayo nakakita na convicted na po at talaga nga namang based on the evidence, I encourage all the people to look at the Senate hearing wherein talagang nakita po roon nagsinungaling yan, ano-ano pa yung mga pinagsasabi niya. Then ngayon ho ganyan nasasabi niya naman against us. Ngayon pa nabanggit ang pangalan ko, doon ho nagtataka. Dapat ho sana dinoon pa niya binanggit doon sa Senate kung totoo po man yun. Eh ang problema ho, ngayon ako nababanggit na tayo po'y nananahimik na tayo nagbalik sa pribadong buhay. Kung kaya't nakikiusap tayo na kung may usapin pong politika, eh ilabas na po tayo. I myself serve the country, not only the Dutertes. No po, hindi lang ho ang pamilyang Duterte pinagsilbi ako, ang buong bayan po. Sana ho maunawaan naman nila ito. Ayan po ang tinig ni dating DNR Undersecretary Ben Antiporda sa panayam ng DWIZ. Pasada balita! Samantara, Senator De La Rosa hindi pipigilan sa planong imbisigahan din sa Senado si dating Customs Intelligence Chief Guban. Detalye mula kay Patrol 19, Celio Ortega Bueno. Karapatan ni Senate Committee on Public Order and Dangerous Drug Chairman Senator Ronald Bato de la Rosa na magsumiti ng resolution para sa plano nito na ipatawag at imbestigahan din sa Senado si dating Customs Chief Intelligence Officer Jimmy Guban at ang mga inakusahan nito sa pagdinig ng Kamara na big-time drug importer at sangkot umano sa illegal drugs ng mga kaalyado ng nakaraang Duterte administration. Ayon kay Senate President Chis Escudero, hindi niya pipigilan Senator De La Rosa sa binabalak nito na pag-iimbisiga dahil karapatan niya ito. Una rito ay sinabi ni De La Rosa na kung walang haharang at walang ha-hijack sa kanyang resolution na isusumite, ang Committee on Public Order and Dangerous Drugs na kanyang pinangungunahan ang mag-iimbisiga sa naturang issue. Giit ng Senador, kung hindi sa kanyang committee pupunta ang naturang issue, ay titiyakin niya na hindi ito tutulugan ng hawak na committee upang masimulan agad ang investigasyon. Sakaling matuloy ang inquiry, hahamunin daw ni Senator De La Rosa si Guban na sumalang sa lie detector test, polygraph test upang malaman kung nagsasabi ito ng katotohanan. Sa pagdinig ng Kamara, inakusahan ni Guban na big time importer ng drugs sina Pulong Duterte, Attorney Man Scarpio na asawa ni Vice President Sara Duterte at Michael Young na dating economic advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito sa Patrol 19, Celio Ortega Bueno para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada balita! Samantala, PNP may paalala kaugnay sa paggamit ng 9-11. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Binigyang paalala ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang publiko na maging responsable sa paggamit ng bagong 911 emergency number. Bunsod nito, inatasan ng PNP Chief ang lahat ng kanilang unit na agad na respondihan sa loob ng 3 minuto ang lahat ng tawag sa 911. Sinabi ng PNP Chief na bahagi ang E911 system na ipinalit sa Patrol 117 sa commitment ng PNP na siguruhin ang kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng mabilis at epektibong pagbibigay ng police assistance. Iginiit ng hepi ng pambansang pulisya na nakasalalay ang pagiging epektibo ng bagong sistema sa kooperasyon at good judgment ng bawat mamamayan. Magugunita na sa ginawang paglulunsad ng E911 system noong nakalipas na linggo, inihayag ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. na sa lumang emergency number 45,000 sa 50,000 na tawag araw-araw ang mga di umano'y prank call. Kaya babala ng DILG sa mga gagamit ng E911 para lamang mag-prank call na titiyak nilang matutuntun at sasampahan ng kaso ang mga ito. Madali lamang kasi aniyang matukoy ang kinaroroona ng mga gagawa ng prank call dahil sa makabagong teknolohiya na gamit ng mga otoridad. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa Impilang May Panulakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air agad-agad DWIZ!
Patrol Report! Sa iba pang tampok na balita, puspusa na ang kamara sa pagtatrabaho upang ipasa ang panukalang Magna Carta for Barangays. Bukod pa sa pagsusulong na maging miyembro ng SSS ang mga opisyal ng barangay at magkaroon ng 6 na taong termino. Ito naman ang tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez sa National Congress ng Liga ng mga Barangay Kamakailan. Ayon sa leader ng Kamara, ang isinusulong ng mababang kapulungan ay maging SSS members ang lahat ng mga opisyal ng barangay na walang binabayaran ang mga ito upang sila'y magkaroon ng mga benepisyo tulad ng life insurance at lifetime pension kapag kapag nagretiro. Naghahain na ang leader ng Kamara ng panukala upang gawing 6 na taon ang termino ng mga opisyal ng barangay para matapos ng mga ito ang kanilang mga proyekto na pakikinabangan ng kanilang mga constituent. Pasada balita! Alright! 12 minutes bago mag 8 a.m. Pasada balita! Sa iba pang tampok na balita, kinwestiyon ng ilang senador ang pangangailangan ng PhilHealth ng karagdagang pondo sa 2025. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, questionable ang inihinging karagdagang pondo ng PhilHealth, gayong nagbalik pa sa pamahalaan ng ahensya ng bilyong-bilyong sobrang pondo ngayong taon. Git naman ni Senator Grace Poe, sa kabila ng hindi nagamit na pondo na inilipat sa National Treasury, mas pinili pa rin mangutang ng nakaraang administrasyon. Pasada balita! Kabilang naman ang Maynila sa may pinakamataas na naitalang kaso ng leptospirosis, hindi lamang po sa buong bansa, kundi sa buong mundo. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kung sa Mumbai, India, mataas ang kaso ng leptospirosis dahil sa templo ng daga na pinaniniwala ang sagrado, malalaban naman ang sakit sa bansa dahil pinapayagan pa rito ang rodent control o panghuhuli sa mga daga na kung tawagin sa amin ay mabait. Pasada balita! Oras na para sa sports update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sport. Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Ngayon, part 3 ng ating interview with Calvin the Beast Abueva. Okay, Calvin, ngayon, pag-usapan natin, may signature shoe ka ngayon din sa peak. Ikwento mo naman sa amin kung paano nangyari yun. Sa doubleting na ginawa ko ng peak, sa good and quality, and exactly talaga sa paggamit ng shoes. Kasi ako, isa power position. Yung power position, talo ng talo, takbo ng takbo. Siyempre, kailangan mo rin yung tamang shoes na babagay rin na hindi rin sasakit ka, nakatakbo ka, katalon, di ba? Kumbaga, kailangan mo yung fit na fit talaga sa paa mo at babagay sa ilalaro ko. Then yun nga, pinakita nila yung old one, yung unang-unang version, ganito-ganyan. Marami sila in-adjust dyan and then nakuha nila yung tamang timpla yan. Yun na. And then sa August 17, yun na, ilalabas na yung sapatos. Para sa Real Sports na po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada balita! Balitang pangkalakalan. Tinatayang tumaas pa ang kita ng pamahalaan ngayong taon. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, umabot na sa 2.216 trillion pesos ang tax revenue ng Pilipinas sa unang 7 buwan pa lamang ng taon. Git ng kalihim, posible pa itong tumaas dahil sa mabilis sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Samantala, umaasa naman si Secretary Recto na ang kamakailang pagbabawas ng mga key policy rate ng Bangko Sentral ng Pilipinas at pag-upgrade ng credit rating ng Pilipinas sa A&I ang patuloy na pagpapasigla sa paglago ng ekonomiya. Pasada balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Halos 650 katao na ang namatay sa Bangladesh mula nitong 16 ng Hulyo hanggang 11 ng Agosto ngayong taon.
Bunsod ito ng patuloy na kilos protesta sa nasabing bansa. Bagamat napatalsik na sa pwesto ng mga sibilyan si dating Bangladeshi Prime Minister Sheikh Hasina, anilay patuloy pa rin ang pagiging bingi ng pamahalaan sa usapin ng job quota system. Ayon sa mga otoridad, bukod sa mga realista, kabilang din sa mga namatay ang ilang mamamahayag security forces personnel at mga inosenteng bystander. Pasada balita! At sa ating good news, hinahanap-hanap po ng kanyang mga suki ang isang tindero ng pandesal na si Geoffrey Moncada na loaded sa Palaman. Pinapanatili kasi ng tindero na mura ang kanyang tinda para makatulong din sa mga nagtitipid. Hindi naman pwedeng isama sa 64 to, no? Kasi tuloy ko lang. Ang kanyang pandesal overload. May Palaman na liver spread, itlog, cheese, ham, luncheon meat at mayonnaise sa halagang 10 piso lamang. Wow! Ayon sa may bahay ni Mundaka o Moncada, masipag kumayod ang kanyang mister dahil sa pagtitinda nito ng pandesal o pandebara, nakapagpaaral o napag-aaral nila ang kanilang mga anak at kumikita ito ng 500 hanggang 1,000 kada araw. Dahil sa mura ang kanyang pandesal, naniniwala si Moncada na kahit papaano, nakatutulong siya sa mga taong nagtitipid sa pagkain. Pasada balita! Kuyang Geoffrey, huwag ka magpapakita sa Taganeda, ha? Baka bawasan pa yung 64 pesos na budget para sa Altang Hub. Anyway, happy happy birthday kay Engineer Fred Delamala ng DWIZ Aliw Audio Tech. At, birthday pala ni Cagayan Governor Manuel Mamba. Mga sir, kapraso lang to, ha? Magbibigay sa pasalamat lamang ako sa mga staff ng Philippine Heart Center, in particular si Nurse Graciela Estrella, MJ Burlagan, at kay Ma'am Rina Maso. Dahil sa pag-aalaga po sa akin, nung ako'y nagpagawa o nagpaisa ilalim sa tinatawag na Executive Check-up. At sumainyo ang inyong Monday edition na nag-iisang pasada balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Banyes. Antabayanan na po ang Karambola Oras. Kalahating minuto na po makalipas ang alas 8 ng umaga. You know! Bawal ang babagal-bagal! Bawal ang kukupad-kupad! Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ! Pasada Balita! Live sa DWIZ! AM Metro and Mega Manila! DWIZ! News FM Regional Stations, Aliw Channel 23, at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ, pasada, pasada, balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama, Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m.